Pero sa ang point sa buhay mo na na-realize mo na, ah, mas maginhawa na ang buhay namin ngayon habang nagluluto ka, ha? Siguro po mga 4 or 3 years ago po, nung na-realize ko na medyo okay-okay na po kami. Kasi kapag pumasok ka naman po sa showbiz po, hindi naman po instant eh. Instant, yes, na maginhawa na kayo or instant na may pera agad. Hindi po, kasi kailangan mo po siyang paghirapan pa po. Mm-hmm. And ayun po, sobrang dami lang pong mga pagsubok na dumaan. Pero kinaya naman po. Ayun. In God's will. Pero alam nyo ba, mga mamshies, itong si Ella, bago pa man siya napunta sa business at maging singer, o kumakanta na siya noon, pero bago pa siya mapunta sa industriya natin, eh maaga na talagang nagsikap. Ito'y nagtitinda ng banana queue. Yes, nung kabata, at a tender age of 5. Hindi naman. Alam ko naman, Ma'am Jiren. Ayun nga po eh, habang nagbe-briefing po kami kanina, bigla ko pong naisip na nung bata po ako, content na po ako kung ano pong meron ako. Parang hindi ko po masyadong sinestress yung sarili ko po sa ano po mangyayari sa amin in the future. Parang go with the flow. Pero now that nandito na po ako sa industry na to, kailangan ko po isipin yung future namin. Mm-hmm. Dati parang may, parang laro-laro lang, ganun. Po. Parang ngayon po namulat na po ako sa reality na ganito po pala talaga ang buhay. This is it. Pero sa murang kidat pa rin yan, ha, na 18 years old pa rin yan, namulat na siya. Kasi yung iba, kahit na 18, nasa industry na enjoy-enjoy pa din. True. Ngayon talagang alam talaga niya na kailangan talaga, ito talagang bread and butter, seryosohin na talaga. Seryosohin.